kahit papano yung mga ginagawa kong video, nagugustuhan niyo po. Kahit papano yung mga simpleng pamamaraan ko para pagtanggol yung mga taong alam nating nakakatulong, lalong-lalo na po ang ating Pangulo. At pangalawa ngayon po si Mr. Leo Marcos. Actually, itong video na po ito na gagawin ko is para po talaga ito kay Mr. Norman Mangusin or AKA Leo Marcos. Okay? Okay. Kasi po, ang napapansin ko lang po, no, kay Mr. Leo Marcos, these past few days, ang dami po talagang mga kasong dumadagdag sa kanya. Parang ang daming kasong pinapatong-patong sa kanya. Ang daming kaso na kung saan hindi ko alam kung sino po ang kumakalkal ng mga kasong yun at kung saan yung mga kaso na yun, kung saan inuhugot ng taong kumakalkal nun. Okay? Well, ito lang po masasabi ko doon sa tao na yun, pero feeling ko kasi isa dito yung matanda na lahat na lang kinakalkal. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Si Seth Kiyama de la Costan at ako po ay naatasan ng aking boss na si Francis Leo Marcos o kilala bilang si FLM na basahin ang kanyang sinulat na mensahe. Tumang ganda. Ako po ay nakapait pa rin sa MGI Manila. Sa bawat paglipas ng araw, wala po akong katiyakan sa kapalaran ng aking mga kaso na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin lubos na nalalaman sa bawat gabi at araw na lumipas ang tanging pag-asa na natitira sa aking puso ay ang malaman na kayo po ay nakasuporta sa akin at nakakaasa po kayo na ang suporta ko at pagmamahal sa inyo ay hindi magbabago. Gusto ko pong pasalamatan kayo ng personal paglaya ko. At ipinapangako ko po sa dakilang may kapal na ibuhos ko lahat ng kung anuman ang mayroon ako para sa mahihirap nating kababayan. Sana po sa pamamagitan ng sulat na ito ay maiparating ko po sa inyo ang aking pasasalamat. FLM, May 29, 2020 pa po itong sulat niya. Bali ngayon lang po dumating sa akin. Kasi po, ngayon lang po. So, ayun po. To Ma'am Ganda, sana po ay makarating po sa inyo itong video na to. Kasi yan po yung habilin sa akin ni Boss FLM. At maraming maraming salamat po sa pagmamahal ninyo kay Boss. Thank you po. Kapatid, eto na naman po ako ang inyong lingkod. Sana po kahit papano yung mga ginagawa kong video, nagugustuhan niyo po. Kahit papano yung mga simpleng pamamaraan ko para pagtanggol yung mga taong alam natin nakakatulong, lalong-lalo na po ang ating Pangulo. At pangalawa ngayon po si Mr. Leo Marcos. Actually, itong video na po ito na gagawin ko is para po talaga ito kay Mr. Norman Mangusin or AKA Leo Marcos. Okay? Okay. Kasi po, ang napapansin ko lang po, no, kay Mr. Leo Marcos, these past few days, ang dami po talagang mga kasong dumadagdag sa kanya. Parang ang daming kasong pinapatong-patong sa kanya. Ang daming kaso na kung saan hindi ko alam kung sino po ang kumakalkal ng mga kasong yun at kung saan yung mga kaso na yun, kung saan inuhugot ng taong kumakalkal nun. Okay? Well, ito lang po masasabi ko doon sa tao na yun, pero feeling ko kasi isa dito yung matanda na lahat na lang kinakalkal. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Kayo po ba nakatulong? Ninagawa po ba kayo para sa bansa natin? Kahit po ba isang libo na pinaghati-hati sa ila, kahit sa dalawang pamilya lang, tigba 500 pesos, nagawa niyo po ba yun? Bakit po ba yung taong wala namang ibang hangarin kung hindi ang makatulong? Bakit siya po yung inyong kinakalkal?
bakit siya nagsya ang inyong inahanapan ng butas. Ano po bang nagawa sa inyo ni Mr. Leo Marcos? Inagrabyado niya po ba kayo? Ninakawan niya po ba kayo? Sinaktan niya po ba kayo? Bakit po ba sa kabila ng ginagawa natin, imbis na pagpasalamat natin, yung kaunting grasya na naitutulong niya sa bawat pamilya, sa mga frontliners na kahit papano, natatawid ang gutom nila, sa mga pinaglululuto o ginagawang pagkain ni Mr. Leo Marcos na siya pa mismo ang naghahatid sa bawat frontliners? Bakit sa kabila ng lahat na pwede siyang maawaan, minsan nakikita natin hindi pa siya nakamas? Hantuhan kung iabot niya po ang tulong niya. Hantuhan kung iabot niya po ang pagkain na para sa mga frontliners. Sa kabila ng lahat, hindi niya iniisip na one of these days baka siya ang maawaan. Nakipag-iwalay siya sa asawa niya dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa mga kapwa niya. Siguro kung ganyan po siya, dahil siguro naramdaman niya na minsan naging mahirap din siya, na ngayon nagkaroon ng kahit konti. Siguro kaya niya rin po ginagawa itong mga bagay na to. Siguro gaya nga lang iniisip niyo, baka meron siyang mga nagawa before na kasalanan, na kung saan ito yung paraan niya para makabayad. Ito yung paraan niya para makabawi sa mga kasalanang nagawa niya before. Pero bakit imbis na pagpasalamat natin yung bawat butil ng bigas na binibigay niya kahit sa bawat pamilya, bakit ba binapatikos pa natin siya? Bakit ba hinahanapan natin siya ng butas? Bakit ba pilit natin nilulugmok yung taong wala namang ginusto kung hindi makatulong? Yung taong halos hindi na natutulog. Yung taong umiiyak na lang ng pansarili na. Kaya sana po, ang hiling ko lang dun sa mga taong bumabatikos kay Mr. Norman Mangusin, hayaan nyo na ang batas ang kumalkal kung anong dapat kalkalin. Huwag na kayong makigatong. Wala po kayong magandang night. Ng panahon na yan para magpatikusan. Sir Leo Marcos, ito lang po ang masasabi ko sa iyo. Hindi ko po kita kilala personally, pero isa lang po ang minensahe ko para sa iyo. Laban lang, sir. Lahat ng pagsubok, may magandang bukas. Amen. In God's will, lalabas ka rin, sir. My name is Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. She is the one here in the prison. I am Cagayan. Yes, you can go there. No question about being me. Marcos, I am a Marcos. Your mother is dying already. No. Remedios Antonio, the name of your mother, right? Yes, that is to remind you of the of your rights. You have been apprised by the agents during the course of the arrest, and you are assisted by your counsel. Yes, sir. So, see you in the court. I will, sir. Yes. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng Optimum Eye Care Program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Nakarating ako ng Maguindanao, nakarating ako ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ako sa ating mga mamamayan. Isa lang ako ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan ho doon sa Bayaman Challenge ko at talagang gusto po akong pamagsakit. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Maraming salamat po sa inyo.